isang araw, nag-ano ako doon, guys, nag-YouTube ako. So, pumunta ako ng YT studio ko. At tapos, sabi ko, para may changes ang ano ko, may changes yung yung settings or yung YT studio ko, walang dollar sign. Sabi ko, wala akong dollar sign. Bakit? Sabi ko, ganyan. So, pinaano ko, chinecheck ko per videos and everything. Wala talaga. At wala siyang advertisement na. Sabi ko, bakit walang advertisement? Ayun. Miga love, shout out to all. It's me, Ken Pefah. Nandito ngayon sa park. Ano nga ba ang nangyari sa channel ko after na monetized noong October? Guys, simulan natin sa magandang kwentuhan, sa masayang kwentuhan. Ayun. Unang-una, nagsimula akong mag-YouTube noong July 2020. At from there, na hit ko yung 1,000 subscribers and then for my public watch hours, yun, apart from uploading videos, doing some live streaming premiere, and with the help of my YT world friends, or from my sisters, brothers and YT world, from my team Epoxy, team Solid, ayan, and then from team Tagay, and then from Engineer Willy community, ayun, and of course from my team in B-Wars, sila talaga ang talagang masasabi kong mas malaking ang impact, mas malagi ang naitulong sa WH ko, yun, kasi nga may mga ginawa kaming mga palabas, ganyan. So, ayun. And then noong October 2020, na-hit ko yung requirements ko sa public watch hours, which is yung 4,000 watch hours. So, 1,000 subscribers, and then at the same time yung 4,000 watch hours. So from there, nag-apply na din ako for YouTube or for monetization. Ayun na nga. So few days after, na-monetize na din yung channel ko. So yun yung nangyari, yun yung masarap or yun yung magandang nangyari ko noong kakasimula ko lang noong July until October. So ayun. And then sa mga uploaded videos ko, sa mga uploaded videos ko at sa mga pagla-live streaming ko, yun naman, nagkaroon naman ako ng mga or I earned revenues from there. So kahit konti lang siya, pero may mga magagandang loob na nagpi-play, yung mga yung mga hindi natin kaibigan sa YT, so binabrowse, pinapanood, ayun, kaya nagkakaroon tayo ng mga earnings sa ating YouTube, ayun. At of course, every premiere ko, masaya din ako kasi every premiere ko, after ko na monetize noon, may mga magagandang loob, may mga generous talaga na nagbibigay saya, nagbibigay kulay sa aking channel. At walang iba, unang-una talaga yun, walang iba sila ni CC Carol Nature Fitness at saka si Master OG. So sila ang pinakaunang nabigay kulay sa aking YT, ayun. At sinundan ito ni
engineer really vlog na talagang hindi lang sa mabait, talagang generous din talaga si Kuya Bin, kaibigan, ayun. And of course, to my lovely sisters, to my team epoxy friends, sisters, ayun, Ma'am Kulitz and Team Connor. Silang dalawa naman ang nagpa-member. Talagang super proud ako sa kanila, super appreciate ko yung ginawa nilang pag ano sa akin, pagpa-member, di ba? So in short, kumita ang channel ko from zero to $16. Ayun. So, yun ang nakita ko. Yun yung naging revenue ko apart sa mga uploaded videos ko and sa mga super chatters, super stickers, and at the same time to my two memberships, Ma'am Kulitz and Team Connor. Ayun. So, time to time, nag-earn pa konti-konti yung channel ko. At ito na naman yung sad moment ko, guys. Kasi nga, nung may mga araw kasi na busy ako, hindi ako nakapag-YT, hindi ako nakapag-check ng ano ko, YouTube ko, gano'n. Kasi busy sa trabaho at the same time sa bahay kasi may ginagawa kami sa bahay. So, ayun na, guys. So, one day, ang ginawa ko, free time ko, nag-YouTube ako, sabi ko. Tapos, pumunta ako sa YT studio. Kaya sabi ko, parang may something changes sa, ano ko, may changes sa YouTube ko. Pero, kasi nga, nawala, yung sa ano, yung sa column, nawala yung dollar sign. Which is, meron naman sana. Kaya sabi ko, hinayaan ko lang. At pumunta ako sa YouTube studio. So, pag-check ko sa YouTube studio, wala namang change. Ay, wala naman ako nakita ang mga notification and everything. Wala din sa email. Kaya ang ginawa ko, chinek ko yung per videos kasi baka may copyright. So from day one na nag-upload ako until the last upload, wala talaga. Puro none ang restriction yung sa gilid, di ba? Usually pag meron, di ba, may lagay CPR, copyright claim and everything. Wala eh. Tapos sabi ko, wala. Tapos sabi ko, ano nangyari sa YouTube ko? So, kailangan ko siguro, baka na ano lang to sa ano ko, sa, kailangan ko lang i-refresh. So, nag-log out ako sa YouTube ko, in-uninstall ko muna yung YouTube, in-uninstall ko muna din yung ano ko, yung YouTube Studio, yun, yung mga apps na yun, in-uninstall ko. Tapos, yung binalik ko, tapos nag-login ako ulit. Tapos pag-check ko, ganun pa rin ang nangyari. Kaya sabi ko, baka ano lang ito, baka ngayon lang. Tapos nakita ko nga, chine ko yung YouTube channel ko, nakita ko yung alam mo yung estimated na revenue, talagang sobrang mataas na siya, guys. Sobrang pataas na siya ng pataas. Kasi nangyari ito diba, yung sa previous ko, diba, yung sa super chatters, sa super speakers, sa membership, at the same time sa mga uploaded videos ko, sa mga ads. So, yun yung dahilan. At ang pinaka big impact talaga, guys, kasi for one day or two days lang, guys, grabe, umabot sa $80 estimated revenue ko dun, guys. Tapos, and counting pa yun. Sabi ko, grabe, bongga, kasi nandahil yun sa ano ko, guys, yung sa dalawa kong upload, yung first na upload ko, yun yung teleserye, yung trailer ng Ang Sa Iyo Ay Akin, yun. Tapos, pag-upload ko kasi noon na yun, guys, wala namang CPR, walang notification ang nangyari. So, tapos may mga advertisement pa akong nalagay doon, go pa rin ng go, ganyan. So, walang CPR. Hanggang sa umabot yung ilang araw, yung isa kong friend, gusto niya makita yung full or yung complete na episode na iyon. Sabi ko naman, sige, tutulungan kita. Tapos, ang mali ko, guys, kasi, at ayun na nga, in-upload ko, nahanap ko yung full length. Tapos,
in-upload ko siya. Pero nung pagka-upload ko talaga yun na guys, wala naman din CPR, wala, nan lang ang nangya, ang ano yung remark. Tapos may mga advertisement, kaya yun yung pinaka ano, yun yung videos ko na nag-viral, na yun yung nag ano tumulong na maano mag-increase yung revenue ko. So yun, masaya ako nung time na yun, wow, bongga ang ano, tapos ganyan. Pero at the same time nag-aano ako kasi nga hindi naman yun sa akin na video na yun. Pero sabi ko nga, ha? Yun nga yung napanood ko, marami din siyang advertisement, hindi naman sa kanya yung sa EBS naman din. Kaya sabi ko, go lang siguro kasi wala namang CPR. Yun ang ano ko, guys. Tapos yun na nga, sabi ko nga, nang dahil nga noon nag-increase. Tapos sa isip-isip ko, ano kaya nangyari sa YouTube ko? Bakit ganoon? Bakit walang mga ads na until now? Sabi ko ganyan. Hanggang sa may yung isa kong friend sa YT nag-message sa akin. Sabi niya, "Sis, ano, lagi kong pinapanood kasi yung tutorial mo, yung YouTube tutorial mo. Tapos wala akong ano, wala nang ads. Bakit?" Sabi ko, "Ay, hindi ko din alam, sis. Kasi yun nga din napansin ko, walang ads. Pero hayaan mo na," sabi ko. "Hayaan mo na kasi ganyan." Pero na-alarm ako, guys. Chine ko na naman ulit yung YouTube ko, YouTube studio, yung mga videos and everything. Wala talaga. So, yung email ko wala. Sabi ko, ano ang gagawin ko? Wala akong, 'di ba, nawala yung mga advertisement, ganyan. Wala kasi ano ang hakbang, kasi wala nga namang, 'di ba, yung ganun. Sabi ko, hanggang sa guys, nung dumating si November 12, dumating yung November 12, guys, may na-receive akong ano, guys, na may na-receive akong email na nagsasabing ano, your channel is no longer eligible to monetize. Sabi ko, hala, bakit? Tapos may violation dun, guys. At iyon na nga, guys. Iyon na nga, nang dahil sa yung ang CEO ay akin, yung complete details, guys. Ay yung ano, yung full episode, guys. Grabe na ano pala yun, guys, na hindi lang CPR yun, guys, nag-strike pa talaga, guys. Pero grabe, no, hindi ko man lang ano eh, wala man lang email, yung pag-upload ko, wala talaga, guys. Kaya talagang kailangan extra careful tayo, and kung mag-upload tayo ng mga videos, lalo na hindi sa atin ang ano na yun, material na yun. Kaya yun na talaga ang mali. Sabi ko, hala, nang dahil dito sa strike pala, yung ano ko. Pero yun na nga, binasa ko yung email na yun na first strike, may tatlong strike tayo. So ito na yung first violation ko, first strike ko. So ayoko na maaabot pa ako sa second, sa third, baka kasi kapag palagi kang ma-strike, guys, ang ending noon hindi lang ma-strike ka, mawala din yung channel mo. Kaya sabi ko, hindi naman ako sana aabot sa ganun. Kaya yun ang nangyari, guys. Yun pala ang dahilan. Yung ang sa iyo ay akin na full length. Kaya pala ganun. Sabi ko, so wala na akong magagawa kasi nawala na yung videos ko, na demonetized na yung channel ko. Pero late kasi yung notification. Kaya sabi ko, kaya nagdamdam ako kung siguro kung ano yun, dapat nagawan ko na yun ng paraan, dinilit ko na yun kaagad, ganyan. Hindi ko kasi ma-delete yan. Aminin ko, to be honest. Kasi yun din yung dahilan kung bakit nag-increase din yung ano ko. At before pa nung ano, guys, before pa kasi yung na umi-increase na yung revenue ko, guys, nag-ano na din, umabot. Siyempre, umabot akong 16 noon eh, bago ko yun na-upload yung nag 25,000 na view ng video na yon, at yung 80,000, ganun. Umabot siya ng 80 something dollars, nakalimutan ko na, I forgot. Tapos, after na demonetize na yon, after na nag-stop na yung mga ads, nawala yung mga ads, tapos, the next day, hindi pa rin siya bumaba. Hanggang sa napapansin ko, kasi lagi ko nang chine-check, pababa na siya ng pababa. So from 88 point something, tapos yung mga something lang niya, points lang niya yung nagbababa, hanggang sa umabot siya ng 80 something,
70 something yung ganun, pababa, pababa ng pababa hanggang sa naging zero na siya, guys. Naging zero na siya, guys, nung ano, nung after na nag ano, before that, I think few days before na mag ano ako, few days before ako mag reapply for my first application, for my first reapplication, yun, nagiging zero na siya, guys. So yun, ang bilis, okay lang din yun kasi mabilis ko naman din yun nakuha. Yun nga lang, sad kasi mabilis din siyang nawala. Bumpanes yung ganon, diba? So okay lang. So yun ang nangyari sa ano ko, guys, sa renew ko. Tumaas siya from 0 to 80 something and counting pa sana yun, hanggang sa malapit ako mag-reapply, nagiging zero siya, guys. Zero as in zero. Yun. At tapos nung November 12 na yun, sabi ko na-stud ako kasi diba na-demonetize na nga, at nalaman ko na kung bakit ako na-demonetize nang dahil sa strike na yun. So yun. At sabi ko nga, guys, sige lang, kaya pa rin, laban pa din, laban, ganon. So ayun, guys, in a brighter side, in a positive ways, in a positive mindset, sabi ko naman, sige, ito lang kasi, ano lang to, lesson learned, so kailangan ng, ano, kailangan ko ng gawin ang tama. So, sa email naman niyon, pwede naman ako mag-reapply as long as mamimit ko pa din yung requirements like 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, yun yun. At may reminders din doon na kailangan before ka mag reapply, i-edit mo yung mga videos mo, check mo muli yung mga videos mo, at yun ang ginawa ko, guys. Yun yung ang ginawa ko. So by November 13, November 12, sabi naman doon 1 month pwede na ako mag-reapply. So mag-notify lang yun sila sa akin na pwede na ako mag-reapply. So yun. At by November 13, guys, ang tawag nito, pag by November 13, may na-receive naman akong good news, guys, nung November 13, na email na daw yung AdSense ko sa address na binigay ko, diba, sinabmit ko. So yun, na email na din daw yun, yung AdSense. So yun naman din, although na demonetize, may AdSense naman na mailed na din daw. So ayun. So na-happy naman din ako nung time na yun, 'di ba, kahit papaano. So yun ang nangyari, guys. So umabot sa, so kasi kailangan ay pwede na daw ako mag-reapply by 1 month, 'di ba? So November 12 to December 12. So before December 12, ang ginawa ko, guys, yung mga hindi akin na videos, although walang CPR na nangyari kasi natuto na nga ako nung ano, yung ulit na nga, diba, yung na-strike. So ang ginawa ko nung mga ano ko, previous na mga videos ko, dinilit ko, guys. Dinilit ko, tinanggal ko, ganyan-ganyan, lahat-lahat. So, ito na. So dumating na sa December 12, so confident na ako kasi yung mga videos na mga hindi akin, na hindi naman nag-CPR, tinanggal ko pa din yun. So, confident ako. So, by December 12 midnight, nag-apply ako, guys, kasi nag-ano na pwede na daw ako mag-reapply. So kasi confident ako kasi na-review ko na before na notify ako na pwede na mag-apply. So ayun na nga, nag-reapply ako. So may ano doon, after kong mag-apply, may nabanggit doon na hindi daw agad-agad na maano kasi kailangan i-review, and dahil sa pandemic ngayon, so madi-delay daw yung ano, yung review and something and ganyan. So sabi ko okay lang yun kasi pwede naman. So nag-reapply. Pero pag mag-reapply ka, guys, hindi na yung kagaya dati na ano, na mag step 1, step 2, step 3. May nakalagay lang doon na reapply. Pindutin mo lang yung reapply, automatic na yon, i-review na ng YouTube yon. I-review na nila. So naghintay lang ako, guys, December 13, ganun. Hanggang sa dumating ang December 13, parang ano ata yun, gabi? Parang gabi din yun. Ay, nung midnight pala, nung time na din yun na nag-apply ako. Guys,
hindi approved yung ano ko, yung application ko or yung reapplication ko. Sabi ko, hala, bakit? Lahat naman chinek ko naman. Wala na. Tapos, puro akin na kasi yun, na videos na yun. Wala na mga CPR. Tapos, guys, may sumunod na email na nagsasabing may copyright claim ako sa music background sa pinakamatagal ko ng videos, guy. Kauna-unahan kong mga videos na dati, di ba first na nag-apply ako for monetization. Syempre nire-review nila yun, di ba? Guys, wala talaga, hindi naman na ano yun, na copyright. Yung second application ko, yun, na copyright. Sabi ko, ah, nandahil pala doon sa music background na yun, na ilang minuto lang. Kaya sabi ko, wala na talaga, hindi siguro para sa akin ang YT, hindi na talaga siguro ako pwede ma-monetize ulit. Kaya sabi ko, sad. Pero sige lang, may nakalagay na naman doon, nagbasa na naman ako ulit, nabasa, pwede na naman din akong reapply ulit. So, maghintay naman ako ng 1 month, sabi ko. Sa isip-isip ko, wala, baka siguro ano, kasi diba, maaabutan ako nung, kasi December na yun eh, maaabutan ako ng, sinasabi nila dati na ano, ng yung bagong requirements. So, ang bagong requirements pala, guys, abangan nyo sa next vlog ko. Abangan nyo yung kung ano ang requirements. Kung isa ka sa na demonetize or isa ka sa mga mag-a-apply pa lang for monetization, then i-watch nyo yung next vlog ko, guys. Gagawa ko nun yun na ano, yung mga requirements at paano mag-apply. So ayun na, guys. Nasad ako kasi, di ba, hindi naman ako natanggap na. Tapos yung isa ko namang admin sa group chat namin, helpful din kasi yun siya sa akin. So, nag-inquire siya sa akin, ganito-ganyan. Kaya ano na nangyari? Kasi alam niya yung date na pwede akong mag-reapply. Sabi ko, hindi pa din, hindi natanggap, ganyan-ganyan. Siguro, sige lang, okay lang yun. So, from there, ang ginawa ko, positive pa rin ng positive. Ang ginawa ko, tumulong-tulong pa din ako sa mga kaibigan ko, kung sino yung mag-LS, may mga premiere, yung mga uploaded videos, ganyan. So, ang ginawa ko, yun, nandun pa rin ako nakasuporta sa kanila. Ayan. So, sabi ko, sige lang, kasi may ano pa naman, may next chance pa, kasi may email pa naman din na pwede pa naman din daw mag-apply or mag-re-apply. Kaya ayun. Kaya yun, guys, yun ang nangyari sa YouTube channel ko noong November 2020. So ayun, guys, lesson learned. Ito na tayo sa lesson learned. Kailangan mag-upload tayo ng sariling atin. Diba? To be safe. At kung gusto natin ng music background, guys, yung mga non-CPR, to be safe din, doon tayo kukuha sa YouTube audio library, parang ganun, yung sa ano, yung sa free music sa YouTube, para the safer, di ba? Yun. At the same time, kailangan din natin, kung tayo ay mag-a-apply pa lang ulit, i-review natin ng i-review. Wag muna tayong ano, wag tayong anong tawag nito, yung rush, magre-rush, kasi may na-receive ka ng email from YouTube, di ba, na pwede ka na mag-apply. So, wag magmadali, guys. Kailangan mo i-review ulit kung saang video na yun na parang hindi ka comfortable, na baka isipin mo na baka ma-CPR to, yun, tutukan mo yun kung ano ang pwede mong gawin doon, kasi para to avoid na ma-disqualified or ma-disapproved yung application mo. Yun. So, lesson learned, guys, talaga. Yun talagang ano. Pero, go pa rin. Laban. Ayun. Pag may ano pa, may tiyaga, may nilaga. Ayun. Kaya, guys, thank you for watching and see you to my next vlog. At abangan nyo yan, guys. Thank you and have a good day. Bye!